Hala, kung ang kakarini. G-boy. Ito ang nakarang araw, guys, kaya hindi ako nakakagawa ng vlog ay dahil dito sa inverter na to. Wala namang problema itong inverter. Fully operational siya. Ang problema, 24 volt. Ang gusto ng may-ari ay i-convert into 12 volt. Pure sine wave siya. Ilang beses ko siyang binuksan, tinititigan, paano siya i-convert into 12 volt. Pero, ewan, tingnan natin. Mas maganda, tingnan muna natin yung kanyang specification, yung lahat-lahat para kahit paano magkaroon kayo ng idea. Kung just in case meron kayong idea, pwede nyo pong i-comment doon sa comment section. And then, babasahin nyo dilasan. At susubukan ko rin. Wala siyang brand. Basta yan lang nagtatak. Baliktad. Yan. DC to AC power inverter. Pure sine wave siya. 300 watts. Pure sine wave inverter. Switch at yung kanyang ilaw or LED. Sa fault at inverter. Okay, input 12 volt and 48. Nasa 24 volt siya, meron pang 72 volt. Okay, output 220 50 hertz. Ayun lang, 50 hertz siya. Okay, waveform pure sine wave. 'Yun ang problema, 50 hertz siya. Mababa. Okay, walang wide lens 'yung aking camera. Diretso tayo. Ayan, universal 'yung kanyang output. A single beep, normal. Ibig sabihin, okay yung system. Double beep, under voltage, storage, battery voltage running out. Palobat, 3 beeps, under voltage protection. Ibig sabihin, lobat na siya, namatay na. 4 beeps, over voltage protection, mataas masyado. 5 beep, overheat. At continuous beep, overload protection. Lahat-lahat siguro, baka may problema na siya sa system. Okay, yun yung kanyang tunog o kanyang ilaw siguro dito kasi napapansin ko nakikisabayan ko minsan yung ilaw. Much later. Wow. So guys, boom. Malaki din naman kasi halos pang 500 watts yung kanyang transformer. Okay, meron siyang potentiometer doon. Hindi ko alam kung anong gamit nun, guys. Sana yun yung kanyang adjust ng hertz. Hindi natin alam. Okay. Baka just in case yan. Yung kanyang inductor, capacitor. Ang square wave, para sa akin, sa alam ko, hindi pwedeng lagyan ng ganito kasi sasabog yung kanyang mga MOSFET. Okay, yung kanyang current sense sa kanyang output, yung kanyang input na MOSFET, yung kanyang output na MOSFET, 4. Kalimitan dito kasi 3205, 540, 1404, 1906. Sa mga may idea, guys, patungkol sa mga tinuro kong mga potentiometer dito, baka naman sa kanyang frequency adjust, baka naman, guys, pag-comment nyo na lang. Nung nakaraan kasi ginawa ko namang Google si Facebook. Ang galing mo talaga, bright ka, ang akarin mo. Doon ako rin tanong. At kahit paano, maraming nag-response sa aking tanong doon. Maraming salamat sa mga nag-response, guys. Dito kasi, meron siyang power supply or DC-DC na converter din lang. Bale, dalawa na related sa kanyang or connected sa kanyang primary sa 24 volt dito. Yan, sa kanyang SMPS, yun pa, bali tatlo yung magiging problema. Itong DC-DC converter na to, malamang ay supply sa kanyang module na to sa AC. Kung just in case na i-convert, 1, 2, at 3 sa kanyang protection mode. Sa kanyang IC na LM324. Okay, dito muna tayo para makita natin kung ano yung may convert. Ito yung B+, naka-switch. Ayan.
isa, tapos yung ground. Bale, ito yung kanyang supply. Balik-tarin natin. Okay. Ayan. Ito ang kailangan i-convert na isa plus yung kanyang SMPS. Bale, napakahirap nito guys. Subukan natin siyang i-assemble, then subukan natin panda rin. May pinayo sila sa akin na 1000 watts daw. Ang brand niya ay Bosca. Much later. Okay, subukan natin ngayon guys. Ito yung pinaayos nila sa akin, 1000 watts. Tapos ito, bago pa lang ito guys, hindi pa siya masyado nagagamit. Yan oh, yan, nakailaw na siya. Indication na merong power na pumasok sa kanya. Subukan natin ngayon. Unahin natin si ito muna. Boom. Subukan natin. Okay. Subukan natin kung mag-fold siya. Hindi. Hindi siya nag-fold. 300 watts lang siya guys. Subukan natin dito sa isa. Meron na akong nakita noon na ganito guys, pinayos sa akin 1000 watts pero ang laki. Itong size nito taas mahaba siya. 1000 watts lang siya. Baliktad to ano niya eh. Ano ba to? Paano ba to? Okay, ganun na lang. Okay. Saksak natin. On. Aba, ayos din ah. Yan, subukan natin. Walay. Ito natin. Walay. Hindi niya kaya yung ano, yung kanyang starting. Yan o. Ah, ganon. Pero kung just in case na start mo siya, wala. Ayan o. Patay natin, start natin. Mahina sa kanyang starting. Yan lang problema. Mahina si 1000 watts. Ayan o. Masyado siyang sensitive. Pero dito, kayang-kaya kahit starting niya. Okay, eto 60 Hz, eto 50 Hz. Pero parang wala namang problema masyado. Okay. Ayan, paalam muna guys. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni Madilasag. Paalam muna. Ingat!